tungkol pa lang siya ng tulad sa rin sa pungkonsito. Walang nakakalang sa tunay niyang pagkalao. Sa pag na kinalalagyan ng mga gamit, may nakasulat doon ang pangalang Makubin. Kaya yun na rin ang pinakalan sa kanya. Dinagdagan na lang ng letrang X ang tulad ng pangalan niya. Kaya nakilala siya sa pangalang Makubins. Mapanganib siya kaya maraming tao ang takot sa kanya. Sinusunod siya ng lahat. Siya ang computer ng Mugon City. Isang misteryosong bata. Yun si Makubex. Ano naman kaya ang Il? Hindi, sa palagay ko, ang lens ko ang tinutukoy nila. Il, ang pangit naman pakinggan nun. Napansin mo ba? Medyo madaldal na ngayon si Shido. Nakakapanibago. Mukhang masaya siya sa buhay na pinili niya, kaya kinakalaban niya tayo. Binabalak pala nilang kunin sa akin ang lens press, hindi sila magtatagumpay. Ang laki ng pinagbago ni Shido. Mahirap paniwalaan. Hindi ba, Sakura? Tignan mo nga naman. Matagal na panahon na mula nang umalis dito si Shido. At ngayon naman nagbalik siya ng Mugon City, balak naman niyang nakawin ang lens ko. Nakakatawa. Sakura, ang ganda ng pangalan mo. Alam mo ba kung sino nagpangalan sa'yo? Oo. Ang mama ko ang nagbigay sa akin noon. Ganun ba? Bakit, Makubex? Wala, bigla ako lang kasing... Sa panaginip ko, umalis si Genji. Pagkatapos, umalis din si Shido at Kazuki. Pati na ang lalaking yun. Hanggang wala ng tao sa paligid, nag-iisa na lang ako. Takot na takot ako sa panaginip ko. Makubex. Pero alam mo ngayon, naisip ko, pwede na tayong umalis dito sa Mugon City at magpunta sa malayong lugar. Total, nasa akin naman ang lens. Yun ang importante sa lahat. Hihingi ako sa iyo ng pabor. Kahit na may pakiramdam ako na imposible mong magawa yun. Handa na ako simula pa lang. At isa pa, siya naman ang unang traitor sa atin. Traitor ba ka mo? Tama ka. May nakikita ka bang kakaiba sa painting na yun? Nako, nawala sa loob ko na kasama ko nga pala lalaki to. Yan ang painting ng Last Supper. Alam mo bang sikat na painter na si Leonardo da Vinci ang gumawa niya? Talaga? Hindi kasi ako katulad di ba ni? Hindi ako pamilyar pagdating sa painting. Kukwento ang kita tungkol sa painting na yan. Labindalawang naging matapat na apostoles na Yesu Cristo. Kasakasama sila ni Yesu sa paglalakbay para ipangaral ang salita ng Diyos. Sila ang sakay sa milagro at panggagamot niya. Naging malapit sila sa isa't isa at nagturingan na parang tunay na magkakapatid. Pero sa kabila ng lahat, meron pa rin ang traitor kay Jesus. Nagawa siyang ipagkanulo ng isa sa 12 alagad niya. Tinraitor siya ni Judas Iscariote kapalit ng 30 pirasong bilak. Traitor? Ganun na nga. O paano? Hanggang dito na lang muna ang art appreciation lesson natin. Ang mabuti pa, umalis sa tayo rito. Kailangan pa nating hanapin ang iba nating kasamahan. Halika na. Sige. Sa wakas, akala ko wala nang katapusan. Napakarami kasi nila. Kumusta ka naman dyan? Parang awa mo na, pakawala mo na kami. Sige na, patawarin mo na kami. Kayong may kasalanan. Kayong unang umatake sa akin. Dapat lang naturuan ko kayo ng leksyon. Hindi namin sinasadya. Hindi namin alam na ikaw pala si Kazuki. Patawarin mo na kami. Sagutin niyo ako. Nasaan ngayon si Makubex? Hindi kami maaaring magsalita. Kapag sinabi namin siya kung nasaan siya, sigurado na mamamatay kami. Ganun ba? Kahit naman hindi kayo magsalita, mamamatay din kayo. Magapareho kayo ng ugali ni Akabane. Sa Mugon City, kapag pinatawad mo ang kalaban mo, magiganti sila sa'yo balang araw. Kazuki, hindi mo ba napapansin? Simula nang dumating tayo rito, puro mga kalaban na nakakaharap natin. Ewan ko pero malakas ang kutob ko na merong nagmamasid sa bawat kilos natin.
Tama ka. Medyo kayo nahinala nga ang nangyayari. Baka naman merong traitor sa atin. Ano ka mo, traitor? Oo. At hindi imposible ang naisip ko. Sigurado ako na espiya ang isa sa atin. Ipinapaalam niya kay Makubis sa mga plano natin. Imposible yan. Hindi ako naniniwala. Totoong sinasabi ko. Maniwala. Paano ba yan? Siguro naman maniniwala ka na ngayon sa sinasabi ko. Hindi. Kung ganun, ikaw pala. Oo. Ang sarili ko ang tinutukoy kong traitor. Makinig ka. Isa ako sa mga tauhan ni Makubix. Ispiya niya ako. At sa kasamaang palad, ikaw ang unang nahulog sa bitag ko. Malas mo. Nilinlan mo kami. Napakasama mo. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang dating hari ng Bolts. Bakit mo ito ginawa? Ba't mo tinraitor si Genji? Matagal na panahon na yon. Marami na nagbago. Si Makubix na ngayon ang bagong hari ng Mugun City. At isa na ako sa matapat niyang tagasunod. Ang sama mo! Inuto sa akin ni Makubix na patayin kayong lahat. Kaya isa-isa ko kayong papatayin. Pagkatapos ko sa'yo, isusunod ko ng iba mong kasamahan. Sino bang gusto mong isunod ko sa'yo? Huwag ka na mahiya sa akin. Sige na, magpasya ka na ngayon. Sige na. Sabihin mo na sa akin kung sinong gusto mong makasama agad. Ban? Ban? Si Ban baka mo himi ko? Sige, walang problema. Unti-unti kong kukunin ang loob niya. Pagkatapos, papatayin ko siya gamit ang sinulid ko. O sige na, matulog ka na ng mahimbing. Paalam na sa'yo, Poison Lady. Ha? Ha? Fuchoin Magic String. Hindi ko inaasahan. Akalain mong meron pala rito sa Mugun City na nakakagawa ng teknik na ginagamit ko. Sino ka? Ang lakas din naman ng loob mo na sabihin, tagasunod ako ni Makubix. Para sabihin ko sa'yo, isang tao lang ang sinusunod ko. At yun ay wala ng iba, kundi si Thunder Emperor Genji. Bakit dalawang mukha ni Kazuki? Imposible! Halatang na surpresa ka. Akala mo naligaw mo ko, no? Sinamantala mong magkahiwa-hiwalay kami, saka ka nagpanggap na ako, impostor! Magbabayad ka sa ginawa mo. Magsisisi ka na pinaglaruan mo kami. Ngayon pa lang sumuko na kayong lahat. Huwag na kayong magmatigas. Dahil kung hindi, mapipilitan talaga ako na gamitin ang sinulid ko. Nagpanggap siyang ako para linlangin kahimi ko. Isa siyang impostor. May special sub-technique ang Fuchoin Magic String. Yun ay tinatawag na composing. Kakaibang nagagawa ng technique na yun. Ginagamit nitong sinulid para kontrolin ang facial muscles at gayahin ang itsura ng isang tao. At yun ang ginawa ng lalaking yan, kaya nagaya niyang itsura ko. Hindi na ako nagtataka na ikaw ang dating hari ng Vaults. Pinahanga mo ko pagdating sa kaalaman mo tungkol sa Fuchoin Magic String Technique. Totoo lahat ang sinabi ni Makubix tungkol sa'yo. Isa ako sa mahusay na alagad ng West Fuchoin Mason. Eksperto ako sa paggamit ng sinulid bilang sandata. Ako si Akami, ang string specialist. Ngayon nakita ko na kung ano ang tunay mong anyo. Ang pangit mo, kasi pangit ng ugali mong itsura mo. Masyado ka mayabang. Nakita mo ba nang itapon ko lang maganda mong mukha? Binabalaan kita. Huwag ka magkakamali. Isang maling kilos mo lang at mamamatay siya. Ano pang hinihintay nyo? Apo? Pakabalan mo ako! O paano ba yan? Tatayo ka nalang ba dyan habang nanonood? Anong gagawin mo, Kazuki? Hawak mo ngayon ang buhay niya. Siyempre, hindi mo gugustuhin mapahamak siya, di ba? Hanggang dyan ka nalang, wala ka na magagawa. Gamitin mo ang utak mo. O baka naman sumasakit na ang ulo mo sa kaiisip. Wala kang kwentang kalaban. Panalo na ako! Humanda ka, tuturuan ka namin ang leksyon. Nagot ka ngayon sa amin! Teka, pero paano... Ano nangyari? Nasa loob na siya ngayon ng string protected zone ko. Masasaktan ng sino man sa inyo na magtatangkang lumapit sa kanya. Ano? String protected zone? Kailan mo ginawa yun? Hindi na mahalaga kung kailan. Basta naisahan kita. Hoy! Kumilos na kayong lahat! Sabay-sabay kayong sumugod sa kanya! Bilisan nyo! Ano ba? Naririnig nyo ba ako? Hoy! Ano ba? Ano bang hinihintay nyo?
Huwag na kayo basta nalang tumayo dyan. Galing kay Makubik sa utos na to. Huwag nyo sabihing susuwayin nyo. Hindi naman po sa ganun. Kahit na gusto rin po namin, hindi po kayo makakilos. Ano ka mo? Ito ang first thing. Akala ko ba nanggaling ka sa West Fortune, Mason? Eh parang pang intermediate level lang ang kakayahan mo eh. Hindi mo ko kayang talunin. Mas makabubuti sa'yo kung aalis ka na lang. Nakahanda akong patawarin ka kung magpapasya kang umatras ngayon. Total naman, isa lang ang pinanggalingan natin. Talaga? Salamat pero hindi mali na lang! Nalaban ako sa'yo! Ang string ngayon. Hindi ito isang ordinaryong string lang. Gawa ito mula sa espesyal na metal. Kahit na intermediate level lang ako, kaya mo naman itong kontrolin. Kahit na nanggaling pa ito sa Fuji ng lahat ng kalaman mo, may magagawa ka malaban sa metal string na kagaya nito hanggang saan ang kaya ng piano string mo, Kazuki! Kapag natalo kita ngayon sa laban, siguradong matutuwa sa akin si Makubix! Kapag nagtumpay ang isang tuluyan na napasa ilalim sa kapangyarihan ni Makubix ng buong Bogon City, tiyak na gagawin niya kung kanang kamay! Lens, hindi kaya Yil ang ibig niya sabihin? O baka naman, ang Yil ay isa lang? Ibig ko! Katapusan mo na! Nanalo ko sa laban! Nagawa kong talunin si Kazuki! Ako ang nanalo! Ang galing ko talaga! Pero imposible! Hindi ito maaari. Paano natalo ng isang ordinaryong piano string lang ang special kong metal string? Paano nagyari ito? Napaka-imposible! Sa Fuchoin metal string technique, hindi na kailangan ng special na metal string. Hindi mo ba alam yun? Ang pinaka-importante ay makagawa ka ng wave mula sa daliri mo. Dadaan ng wave na nilikha mo sa bawat hibla ng string at dahil doon, nagiging sintigas to ng bakal. At kadalasan, kayang-kaya nitong putulin kahit na anong bagay. Huwag! Parang awa mo na! Kakaiba ang taglay na lakas ni Kazuki. Hindi ko maintindihan kung bakit pumayag siya magpasakop kay Genji. Samantala mukhang mas malakas siya. Ano ba talaga ang meron sa Thunder Emperor na si Genji? Patawarin mo na ako. Tatalikuran ko si Makubex kung gusto mo. Wala na akong magagawa. 7 araw pa ang hihintayin mo para kusang lumuwag at matanggal ang mga string na yan. Kaya pansamantala, diyan ka na lang muna. Ano, Himiko? Ayos ka lang ba? Pasensya ka na kung medyo nahuli ako, ha? Ang totoo, natakot talaga ako kanina. Para kasing walang imposible dito sa lugar na to. Ang mabuti pa, umalis na tayo rito, Himiko. Hanapin na natin sila. Kinakabahan ako. Parang may masama pang mangyayari. Bakit? Anong ginagawa mo, Himiko? Hindi ko rin alam. Pusong gumagalaw ang katawan ko. May nakakonektang wire sa'yo.